still alive. Well, Evko. Oh. Yes, they do. I'd rather lose than they see you girls fighting and really working very hard. Dear Floor Defenders, susubukan ng swerte kontra F2 Logistics. Kupunan ng F2 desididong ituloy-tuloy ang kanilang panalo. Good day everyone, this is Dropball PH and welcome back to my YouTube channel. Please don't forget to like, comment, and subscribe para updated ka sa mga volleyball happenings. Matapos ang intense 5th sets battle ng F2 Logistics kontra Farm Fresh Foxes ay muli na naman nga silang masusubukan kontra naman sa kupunan ng Jerfloor Defenders. This game ay talaga namang napaka-importante para sa F2 lalo pat buhay pa rin ang kanilang tsansa para sa Final 4 ngayong kumperensya. Sa kasalukuyan ay nasa number 7 spot ang nasabing team with 3-2 win-loss record. If ever man na maipanalo nila ang laban na ito ay paniguradong aangat ang kanilang standing sa naturang liga. Muling asahan para sa panig ng F2 Logistics ang dalawa sa bumuhat ng kanilang team kontra Foxes na sina Julina de la Cruz at Ivy Laksina. Meron ka pa ang Aragalang na talaga namang naging consistent rin sa kanilang mga nagdaang laban. Kita na sa F2 Logistics ang kagustuhan ng kupunang manalo, kung kaya't naging iba na rin ang takbo ng kanilang mga laro. Hoping na magtuloy-tuloy ito, nang sa gayon ay hindi pa tuluyang mabura ang kanilang tsansang makabalik sa Final 4 ngayong komperensya. Para naman sa panig ng Jerfloor Defenders, nasa bottom man sila ngayon ng team standings, ay hindi pa rin dapat na magpakampante ang F2 Logistics sa kanila. Tiyak kasi na determinado na ang mga ito na makasungkit man lamang kahit na isang panalo ngayong conference. Base na din sa kanilang mga nagdaang laban ay kita na sa kanilang mga mata ang eagerness na manalo. Kung kaya't asahan na ang kupunang ito ay ibibigay na ang lahat, mabigyan lamang ng magandang laban ang F2 Logistics. Aasahan para sa team ang ilan sa kanilang mga consistent scorers with the likes of Jeanette Villarreal, Mary Grace Berte at Danica Gendroli. Kung meron mang tutulong sa tatlong itong players ng Jerfloor ay panigurado na kayang-kaya nilang makipagsabayan sa mga best players ng F2 Logistics. Para sa inyo, eto na kaya ang araw na pinakaiintay ng Jerfloor Defenders? O muli silang mas ilulugmok ba ng F2 Logistics na talaga namang desididong manalo at gusto ring maging mas maganda ang takbo ng kanilang laro? What are your thoughts? Comment down below. At yan ang mga latest PVL happenings dito sa Dropball PH. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated sa mga volleyball happenings.